pagpasok pa lang ng 2024, ang dami-dami na kaagad na lumalabas ng mga bagong online utangan sa social media na hindi na natin talaga alam kung mapagkakatiwalaan ba o hindi. As long sinusubukang applyan para makita natin kung ano ba yung sistema o yung patakaran niya dito ng kanila pong pagpapautang. That's why naman mga lalabs ko, this time, so isang utangan ulit ito na ibabahagi po sa inyo. Nakalalabas lamang din po, and then nag-offer daw po siya dito ng up to 20,000 pesos. So, low interest and service fee niya lamang dito is 0.05%. and long loan repayment. So, titingnan natin kung totoo ba ito at the end of this video. That's why naman, keep on tuning in lamang po para naman malaman po natin, magka-idea tayo kung ano-ano nga ba yung deductions niya dito and magkano yung ina-approve kapag ka ikaw ay first-timer borrower. Kung bago ka lang po dito sa aking YouTube channel, please consider to subscribe na muna and click na rin po ang bell button dyan para naman po lagi kang notified sa mga utangan moment dito po sa aking channel. Disclaimer na muna mga lalabs ko, so hindi po ako dito promoter or ahente ng platform na babanggitin ko sa video nito. It's up to you na po or decision nyo na po yan kung susubukan nyo rin po itong utangan or hindi. So ang tinutukoy ko na platform na ito ay si Kashyama Loan up to 20,000. So under po siya ni Kashyama Financing Corporation. So as of now, rated 3 lang po siya. So wala pa po ako dito nakikitang reviews. Kaya wala pa po akong idea kung ano bang meron dito kay Kashyama. So credit limit amount niya is 2,000 up to 20,000. Service fee is 0.05% up to 9%. Maximum repayment period is 180 days. And minimum repayment period is 120 days. So, under naman ng Securities and Exchange Commission with Company Registration Number 20230100080221-02 with Certificate of Authority Number F-23-0046-53. Requirements lang po niya dito, must be a Filipino citizens who are at least 21 years old and above, have at least one government issued ID, and a stable income. So, why choose Kashyama cash loan application? So, multiple cash out options, so convenient disbursement, low interest, long repayment terms up to 180 days, simple process and fast and easy. So, install po natin ito sa Kashyama. So, kailangan nyo pong mag-register dito using your cellphone number. Kanyan, makikita nyo po ang kanila pong homepage. So, maximum credit amount is 30,000. So, interest as low as 0.06% per day up to 180 days. So, click lamang po itong borrow now. Mag-fill up tayo dito ng personal information. So, basic information, purpose of loan, education level, marital status, number of children, province, duration of residence, and number of credit cards, contact information. So, hingyan po kayo dito ng tatlong contact information, including po yung full name, number, and relationships. So, valid ID card na hinihingi nila is SSS ID, UMID ID, PRC, passport, driver's license, postal ID, TIN number, and voter's ID. Click nyo lang po itong save and continue. So, after po yan mga labs, nagpa-pop ka agad. So, under review. So, please wait patiently. Nandun na po kaagad sila sa under review ng application. O, feeling ko, hindi ko pa natatapos yung application dito. But then, nag-feedback na kaagad sila ng ganito pong under review. And then, after a while po niyan, lumabas na kaagad. So, after careful evaluation, we can't grant you credit amount for the time being. So, please keep good personal credit and reapply on February 16, 2024, Cebelo tips to maintain good credit. Ito po yung naging status ko ng pag-apply ko dito kay Kashyama. So, impression ko lang po dito mga labs ko. So, yung stricto sila dito sa pagpapa-apply or sa pagtanggap ng mga applicant na kapag ka ikaw ay merong credit history, so, i-evaluate nila, bibigyan pa nila ng chance to reapply later. So, ito yung napansin ko dito. So, hindi nila ipinakita
kung magkano ba yung pwede mong hiramin dito at magkano ba yung ina-approve nila sa mga first-timer borrower nila. So, ayan po mga loves ko. So, kung isa ka man po dito na nagsubok na po or kung susubukan nyo rin po itong applyan, si Kashima, comment nyo na rin dyan sa atin pong comment section kung ano ba yung naging status ng pag-apply nyo dito, kung ano ba yung mga deductions dito, or kung magkano ba yung natanggap mo dyan sa pag-apply dito para naman magkaroon din po tayo ng idea na ganito pala yung sistema ng kanila pong pagpapautang. So, ayan lang po muna mga loves ko yung review natin. So, hindi niya ako dito in-approve at hindi rin po nila ipinakita kung paano ba yung sistema ng pagpapautang nila dito in terms po ng andoon ka na sa approval amount. So, ayan na po muna mga loves ko. So, thank you for tuning in for now. Marami pong salamat. God bless po. Bye-bye.